Welcome back to Millennial TV. Kanina, we talked about sa mga usong buhok, damit, even bags and pencil case nung elementary tayo. We used when we were young na talaga nga namang napa, oh wow, grabe na yung panahon ngayon, no? Ibang-iba na talaga. Because we realized that time flies talaga. We also tackle yung mga usong games back then kapag may birthdays o kaya nung panahon ng mga bata tayo taguan. Magagawa pa kaya natin yung mga yun ngayon? Or parang kasi ang lungkot kung magiging isang memory na lang talaga siya, no? I'm sure naman na it won't be just a memory naman kasi ngayon mahirap eh, pandemic. But I think once it's all good, I think kids now will experience it most likely, diba? Yung mga games na yan. And since we're talking about games, matanong ko lang kayo, do you guys play yung mga Beyblades, Yu-Gi-Oh? Do you guys know yung mga Yu-Gi-Oh Jolin? This is na Tamiya. Ikaw ba, naglaro ka ba nun? Tamiya. Depends din kasi kung ano ka, kung fan ka ng mga palabas na yun. Kasi parang for example, yung Beyblade na anime, yun gusto ko ng isa. Then Tamiya, di ba, nagkaroon din ng cartoon niya na sarili niya. So naging uso din siya for a while. I think nga, meron pa rin mga hardcore talaga na up to now, kumakarera kahit hindi na siya masyadong uso. And then ano po ba, sabi niyo isang Yu-Gi-Oh, yung cards. I think up to now naman, meron talagang mga communities, yung mga, excuse me for the term, yung mga medyo hardcore fanbase na mga geeks. Mm. Na they really play yung mga cards, whether yung mga dating set or yung mga mas makabago na. They obsess over it. Honestly, medyo curious akong matuto with some of the... Hindi ako I watched Yu-Gi-Oh! Pero hindi ako marunong masyado maglaro ng set. Oo. Ako hindi ako makarelate actually kasi siguro ako yung pinakamatanda sa grupo natin ngayon. Ay, Power Rangers yung sikat na sikat during that time. Yung show. Oh, and then may mga texts kami noon before, yung mga Pogs, ganyan. Oo, yung ginagawa. Batang kali kasi talaga before. So yung mga Tamiya-Tamiya, medyo late na siya. I think it's more on your batch na ngayon. Pero yun nga, mas masaya nga maging bata kasi you get to play here and there, lalo na dati, diba? It's more fun when you have friends with you as well. Pero I remember, yun sabi ko kanina na uso sa amin ng dati Power Rangers and then kung ano yung usong cartoon, syempre yun yung magkakaroon ng ngayon na kanyang Pokemon. Kakaroon siya ng mga video games as well. Ano yun? Parang yung sabihin si Joaquin. Hindi ko siya ni Joaquin kasi masyado siyang gamer. Sorry, yung sabi mo kasi Power Rangers, medyo na-excite siya doon. Anong color ko doon? Na-hype siya doon eh. Power Yes, pink! Hindi, kasi honestly, isa yan sa mga dahilan ba't ako nag-start mag-train ng martial arts. Oh, yes! Sobrang yun. May inspiration pa ka to si Maki. Bagay ng Power Rangers sa who I am right now. Kahit medyo corny pakinggan. Pero sure ako alam mo rin yung Ultraman. Ultraman! Oo, syempre. Meron pa nga sa Netflix na ulit ngayon. Yan, nare-remake na ulit yung Netflix. Pero okay din yung old school na nasa lineup yan nung mga 4 to 5pm na sinasabi mo kanina. Oo, kasabay nung mga... Sino ba ba kasabay ng Ultraman? Ikaw magaling dyan eh. Sino ba bang mga anime sino at cartoon? Sino yung mga Yellow 4, Pink 5? Yung may... ano sila? Ay, Power Rangers pa rin ba tayo? Teka lang, Power Rangers pa ba? Power Rangers pa rin tayo. Okay, ayun, sakto. Okay. I think we have the complete Power Rangers right here. Oh, di ba? We are all represented. So, di ba? Sakto, Power Rangers. Si Tito Butch yung... Sino yun? Si Master Zordon? Masyado siya invested dito. Sige na, move on na tayo. Power Pop Girls! Okay, aside from Power Rangers. Wait lang ah, baka maging senti na tayo niyan ha. Since umpisa na natin ang mga traditional Filipino games, let me ask you guys, okay? Anong, have you experienced playing sipa, jackstones, patintero, luksong baka? Alam niyo ba yun? More on mga or 10-20, yan. Limborak. Yan, pag-usapan natin yung kanina na parang ngayon kanina. Ginagawa na rin siya. Oo, sabi ni Joaqui. Pero ano siya before? Kasi practical eh. Kailangan mo na rin, for example, for patintero, chinelas lang. Ay, tama. Oo.
lata. Patintero ba yung chinelas? Chinelas? Kumbapreso, sorry. Do it yourself game. Yung ano, yung haralan. Haralan, tapos bawal kang... Yeah. Strategic din yun. Tapos yung tubig pa yung ipanlilinya mo na, ano. Kaya na ba ito? Kaya na papasubo sa ayon si Chris. Ay, ito ba ito? Yung binodrawin. Pero yun nga, so sanay tayo dun sa mga ganung outside, mga outdoor games. Wala kasi tayo technology. Like ako, di ako makarelate. So sabi mo nga na, may mga, yung mga channels before, like mga Disney channels, Cartoon Network. Ay, since exciting. We're talking about ba, Power Rangers, ganun, anong pa bang mga napanood niyo? Cartoons or more on kids shows. Ah, sige, sino muna? Tayo muna kasi tayo ako. Mga ano eh. Ako, yung mga Flintstones, yung mga Jetsons, yan. Ang weird kasi dati, nung panahon namin, eh, no, tagal na, hindi pa kasi ito yung mga device na pwede kang magbalik-balik mo nalang yung mga video mo. So, panik-start mo siya. Oo, kasi. Minsan kung Cartoon Network ka lang, kung Nickelodeon ka lang. Kaya, ako, hindi ko alam kung tayong mga 30s na, di ba? May napapansin nyo, meron iba sa atin, mga nanonood ng mga series from our childhood kasi hindi nila napanood before. Yeah. Diba? Favorite ko nun dati, ano, Doraemon and Doraemon. Detective Conan. Hindi ko nga nakita yan eh. I don't... Meron po yung isang sikat na sikat, yung naka-white boy na maliit, cartoons. Ano to? Disney Channel or mga ano? Anime, ano to? Orange yung book niya na may salamin, matalino siya. Alam ko, alam mo yun eh. Fortes 5. Yung Fortes 5 mo. Hindi. Wajako. Ano ang pangalan nun? Pero Disney Channel, Cartoon Network, Nickelodeon. Nickelodeon. Hey Arnold, sino bang nasa Nickelodeon? Alam niyo yun. Oo, yung genius na. Maliit siya. Oo. Maliit na orange yung buhok. Hey Arnold, hindi. Hindi naman. Oh, si Dexter. Ah, Jimmy Neutron. Diba? Wow, okay. Sobrang confident pa. Papakilista po. Sabi ko, next week ay sabit na tayo doon. Sabi ko nga wala kaming video dito. Sabi ko na napanood yan. So. Okay. Bakit genius sa akin mo eh? Genius. Pero bukod dun sa mga TV shows, nauso kasi nun dati yung mga PlayStation. PlayStation 1, Pac-Man. Ako, I remember lang nung pinakagusto kong laro yun nung Tekken, Atari, Game Boy, Mario. Pero ang kasi hindi ako mag-gamer na yung ma-console. More on ano ako nung Dance Revo. Kasi yes. Yes. Sa dance level. Diba? Parang yun yung exercise ko before. Doon lang ako na-addict. Mga PS1, PS2 na mga Hero Papaya. And then magbabayad pa ako ng 30 pesos for 1 hour. Kasi wala naman kaming sariling ganun. So, meron kaming kapitbahay na meron sila. So, they would rent it. Benta. That's a wise move. Way expensive na ang 30 pesos. Parang naalala ko 20 pesos per hour ang computer shop. So, maliigas sa tito. Ganun. Unlike ngayon kasi na parang lahat ng very accessible na ngayon naman. Tsaka sa social media ngayon kasi dami na rin games. So, nag-improve din yung parang libangan ng mga tao. Like TikTok. Oo, totoo. Mas gusto mo na sa kwarto ka na lang, nagpo-phone ka, diba? Hindi na natin masabi kung ano ba. Like, for the new generation ngayon kasi na sa kanila instant na nga lahat. And then they get to see kung ano yung mga meron sila, sa kung yung mga wala sila. Parang that is causing a lot of depression and anxiety for them. Kasi tayo nun, wala naman tayong alam eh. Like, okay, parang tsaka nun. Parang naghahanap lang kasi tayo ng mga gawa nun. Kasi for sure, mabuboard tayo. Kasi tsaka sa village nun, no, halo-halo yung mga bata nun. Mahirap. So, hiraman. Unlike ngayon kasi nakakabukong nakawan. Sabon pang. So, very, kaya natin na pag-uusapan yung mga childhood memories ngayon. Kasi parang ang sarap lang balikan. Parang how much we've improved as a society na nag-improve yung technology and how we nag-grow tayo as individuals. Mm-hmm. Kasi yun nga, naranasan natin yung hardships before and right now parang everything has been like easier. So at least iba, parang nag-grow din tayo. Parang ano yung pinaka learning experience mo growing up pala. Pero palagay mo yung mga bata ngayon pagka niyaya mo sila, oy, naro tayo nung, alam mo yung arcade? Yeah. Talaga yung mag-iinteresado pa sila. Depende. Since meron ng mga mobile games. Iba pa rin kasi yung feeling ng hawak-hawak mo yung controller or yung in the case of the arcade, yung talaga mamaano ka with the mobile phone kasi fun siya. Yeah. Pero honestly ako, mabilis ako mag-asawa sa mobile games eh. So kunyari yung mga PlayStation for example, yon kahit paano,
at least mas immersive ka hanggang sa yun nga medyo naging hindi naman super hardcore pero may side din ako na medyo naging console gamer lalo na ngayong pandemic so na sulit ko yung console ko yung PlayStation 4 ko na before the pandemic hindi ko nilalaro masyado but it started nga with the PlayStation 1 from way back our childhood before ng bata tayo feeling ko ang pinaka-enjoy natin doon aside from playing is the connection and the friendships that we built with our co-players. Yes. Kasi, di ba, like, ngayon kasi, di ba, a lot of things are happening virtually na parang nasa bahay ka lang, nasa kwarto ka lang, wala na yung connection. Hindi mo kasama yung kalaro. Oo, yung pangadalasan. Social, parang social ng mga bata ngayon kasi ang pandemic. Oo, mas naging introvert na, or yung mga nagsosolo na. Everything is online na. True, so... parang for me yun yung nami-miss natin. Kaya kahit pa yung iba may sarili naman silang PlayStation sa bahay, may sarili naman silang ganito, they still opt to go to computer shops kasi nandun yung bonding, nandun yung parang moment na parang you get to share with. Naghihintay yung mga players na atayo dun sa likod. Na nasa likod mo nanonood. Pa-extend. Kahit sa mga ano mga games lang na kahit hindi mo naman kilala, makikisali sa Chinese Garter or makikisali sa Pico, bigla na lang makikibato, makikihagas. I think yun yung nami-miss natin ngayon kasi iba yung connection, lalo na ngayon na pandemic, naging masyado nang limited. Yeah. Anong parang learning experience mo ngayon na as a millennial or as an adult? Learning experience ko, talagang sad lang talaga kasi as all we can see na memory na nga lang din talaga kasi ang dami na talagang pinagbago ngayon. So, katulad ko, medyo naging introvert ako. Since nagka-pandemic, parang more on, di ba, virtual na lang lahat, lahat ng interviews para sa work, even work from home, di ba? So, parang mas natutunan ko rin yung, alam, yung kung ano talagang mas gusto ko gawin sa life ko. Ang lalim, no? Like, from the games, from the fun discussion, that everything sentimental. How about you, Zarah? Ako, hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Parang more or less lang ng paggamit ng gadgets. Yun lang. Ang hirap din eh, no? Pero parang double-edged sword din yung technology. Kasi parang, it makes things easier, pero may mga na-sacrifice din. Like yung mga conditions. Yun, oo. Eh, hindi ka na nga gumagalaw. Hindi mo na nakikita yung mga friends. Hindi ka na magagalaw sa bahay. So, wala ka na exercise. Diba? Ako lagi pa rin. Yes. Maintain. Sana all. How about you, Joaqui? Parang paano yung ano? Parang naman yung sa'yo, yung dynamic na ngayon mas iba na. Yun nga, ako, I wouldn't be so quick then to judge the younger generation. I mentioned this like a few episodes ago. Tama naman yung mga experiences natin na yun nga, medyo nagkahiwa-hiwalay na tayo. And we feel that personally and even in our works professionally. Pero yun nga, sabi ko rin kanina, pag nakakita rin ako ng mga ibang communities ngayon na hindi naman lahat merong access ng devices gaya natin. We have to remember na hindi tayo din yung great majority. And I guess I'm happy to say na for those areas that don't have our same privileges, lalo na when it comes to yung mga devices and yung mga internet na ganyan, kahit pa paano naman, buhay pa rin naman yung mga ilan sa mga pinag-uusapan yung mga games ngayon, no? So, ako, I'm happy just to see it alive. So, it never really went away. Diba? Yeah. So, nako, anong, nag-overtime na ata tayo, no? Medyo kinukyo na tayo. Oh, tama na! Pero, we will be back later and needless to say, guys, tulungan nyo kami na anong sa topics na pwede nyo i-suggest, i-message nyo lang sa amin ngayon. Baka umabot for our next segment kasi you will never run out of things to talk about when we talk about our childhood memories, no? So, I guess we will be right back. See you guys later here on Millennial TV.